CVT fine tuning, tapos stock ECR map. Try natin ngayon dito sa may Pulilan Bypass. So kasi nung last time na nagpanggasinan ako, napansin ko nga parang arangkada mid yung set ko sa stock springs. Kaya naisip ko na i-fine tune na siya. So ginawa ko, nag-try ako ng center spring. Tapos nag-tono ako sa tuning washer. Fine tuning talaga. Kinuha ko yung balance ng arangkada mid at dulo. Tapos after kong ma-fine tune, nagparimap naman ako ng ECU kay Marco. Ngayon itetest natin dito sa Pulilan Bypass kung may difference ba yung takbo niya. Pero syempre bago natin testing in, pakita ko muna sa inyo yung mga ginawa kong pagtutono, tapos saka yung process ng pagre-remap ng stock ECU. Ito yung abit natin ngayon kay ADV. Itong GY6 na 1200 RPM na center spring. Ito yung stock ni ADV na center spring. Sukatin natin yung diameter ng spring. 4.3 mm. Itong GY6 natin na 1.2, nasa 4.4 to. Mas mataba ng konti, or siguro factor yung pintura. Pintura kasi ito eh, ang powder coating. O siguro same lang yan pagka walang pintura yung diameter nitong spring. Yung haba naman niya, ay mas mahaba siya sa stock. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito naman ilalagay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1/4. Mas mahaba siya ng konti. Tsaka mas lalaki yung gap niya. Lalambot pa naman yan pagka na-break in. Kaya medyo magbabago pa yung tension nito. Siguro masiksin ng konti pag lamambot. Ito kasing tinry ko ng center spring. Ito yung speed tuner. Sobrang tigas niya. Nababagalan ako sa arangkada. Ito nasa 4.5 yung kapal nito. Ito muna yung kakabit natin kay ADV ngayon. Kasi test ride natin. RPM, tapos stuck yung clutch springs pa rin. 54 Newton meters. Ito pala yung pulley natin. Na naman damage. Sagad yung angat ng belt. Drive base sagad din. Sasapakan sila. Ano dito. Rampa okay na okay pa rin. Mga bola natin walang kanto. Napanood nyo yung last vlog ko nito, yung inanlipig ako sa Pangasinan. Hindi nagkakanto yung bola. Walang kanto yung kahit isa. Ang flat spots. Kasi nasa ako itong back plate, yan yung edge. Kanya medyo kurbada na yan. Curved na. Hindi na matalas yung edge niya. Wala nyo talagang hasain yan para hindi magkanto yung bola. Kasi umabot na dito yung bola. Lalo pagkalkal pulley. Kahit sa ako umabot eh. Kaya mas maganda hasain nyo to. 59 Newton meters. Cover, tapos test ride natin. Tigas pa ng spring. Kailangan pa natin i-break in to. Test ride natin yung center spring na kinabit natin. GY6 na 1200 RPM. Secret center spring yan. Tinimbre sa akin ng tropa. Si Jason Kalikot. Maganda rin tong center spring na to eh. Tarawang ang ginagamit niya sa mga tinutunuhan niya ng panggilid. So ito sa una maungol talaga to kasi sobrang tigas pa sa una. Ganyan naman lahat ng mga center spring kapag bago, lalo pag mataas ang RPM, matigas pa. So gamitin mo muna, palambutin mo, saka lalabas yung tunay na performance niya. Pero ngayon testing na natin yung top speed.
kaya naman to kasi pigayin itong makat ng AEDB. Kung yung speed tuner nga na 1-2, kaya niyang pigayin na ito pa. Na mas mapayat yung diameter, mas maliit yung diameter. Kaya pala naisip ako mag center spring kasi nung tinesting ko dun sa Pangasinan na nag-unlipiga ako. Pansin ko ang performance niya is more on arangkada gitna. Pagdating ng dulo, medyo matagal siya dumulo. So naisip ko, kukunin ko yung balance na saktong arangkada, tapos may gitna, tapos dulo. So usually pag nag-center ka, mayari dyan, mas may power ka sa dulo tsaka gitna eh. Pero kapag sakto lang yung nilagay mo na center spring, pwede mong makuha yung balance ng arangkada, gitna at dulo. Kaya ito, tinry ko to. Ayan, testingin natin dito ngayon yung top speed kung ilan na makukuha. Ito yung yukuan. Sakto lang. Nati ka may power siya sa dulo. Malakas nga oh. Mas nakakadulo pa siya. 26. Na tama nga hinala ko, mas may power sa dulo pag medyo matigas ng konti yung spring. Kasi pag stock center spring, medyo mapipigilan ka na ng hangin din pag dumudulo. Pang-arangkada gitna. Although mabilis siya marangkada ito, sakto lang arangkada. Hindi sobra, hindi kulang. Mabilis para ng arangkada oh. Actually mas malakas yun kasi nung nagtatry ako dito 125 lang yung nakukuha ko. Nag 126, so okay itong center spring. Mas nagka-power siya sa dulo. Pero i-breakin ko pa to para mas makita natin yung performance pa niya. Arangkada mid dulo, balance lang siya. Yan lang yung goal ko eh. Pero ngayon magtitingin ako ng washer pala. Bilang ako washer para may set ko yung belt position. Ayun, yun yung dahilan kaya kung bakit ko tinanggal yung tuning washer. Nung una kasi may 1mm na washer yan. Kasi yun nga medyo nag-aalala ako kasi konti lang yung kain ng nut. Hindi man konti. Siyempre hindi nakagaya dati eh. Para medyo luwa ng konti yung nut. Kaya tinanggal ko siya muna. Ngayon bibili na ako ng washer na pang tuning. Feeling ka mga 1.5 to 2mm. 2mm ang max na pwede natin ilagay eh. Sa inyo pang bit na stock washer, yun ay ipapalit ko dun sa stock na ADB kasi 2mm lang yon para pag kinabit natin, sakto pa rin yung thread ng nut sa sigunyal, hindi siya alanganin na baka kumalas. Yun tayo nakabili sa Yamaha cut-off na daw, try ko dun kala M sa may sindalan. Ito na yung nabili kang washer, dalawang 1mm na yung binili ko. Ito kala M, speed tuner Pampanga. Sibat na tayo. Plus M eh. Nasa Sambales daw. Itong center spring pag matigas, definitely mas malakas itong bumuhat. Mas malakas sa ahunan. Pero nga dahil sa set pa natin yung belt position niya, kaya ako bumili ng washer. Mas lalakas pa yung hatak nyan. Kasi mas mababa yung belt sa bushing, sasagad natin. Para masangat dun sa fork drive. Mas malakas ang hatak. Tsaka hahaba yung shifting ng CVT pag gaganan. Gamit lahat ng surfaces. Simula baba hanggang taas ng pulley at drive base. Madadaanan niya lahat. Kaya nakaganan yung set ng lowest speed ratio. Sorry na rangkada niya. Sakto nga lang itong spring na to. Secret spring ni Jason Kalikot. Ito rin gabit ko eh, sabi niya. Nagtanong ako ng magandang spring eh. Tagal na dati pa. Ito yung kinakabit niya. Ayan ko lang na-try. Okay siya. Tapos mura pa to. Ano lang to eh. 200 pesos itong spring na to eh. Mura no. Hindi siya sikat na brand pero ayan, malalaman natin performance. Pero marami na siyang kinabitan nito. Ito yung ginagamit niya yun, mainly kapag may nagpapatono ng asa niya ng panggilip. Bukas pala babiyahe kami ni OBR ng Bulacan. Uwi kami ng Bulacan bukas. So mas mabibreakin ko pa to. Itong center spring. Siguro bago kami umalis, tanungin natin yung belt position. Ito na yung mga tuning washers natin. 2.5,
dalawang 1mm. Ito binawasan ko yung diameter para sumakto siya sa sukat ng bushing. Kung hindi ko siya tinatabasan, pumapasok siya kaso masikip. So yung goal natin dyan dapat pasok siya sa bushing yung washer. Ano ka rin na epekto kung dito natin nalalagay? Kasi mas malaki nilagay mo dyan, hindi rin nagbabago yung spacing. Bawa, ito nilagay mo, malaki. Pag bumaba na yan, ano, ganun pa rin yung haba ng bushing mo. Kasi hindi siya pasok, hindi siya sukat. Binawasan ko na lang ng konti para pasok siya dito. Yan, pasok naman ako. Ito na natin yung belt position. So ang goal natin, ito, belt nakasagad dito sa bushing para makuha natin yung pinaka mababang speed ratio. Pag walang washer, ito na malaki yung space, may space pa dito. So kapag 1mm na washer, yan, meron pa rin, hindi pa rin siya pantay dito. Pag 2mm na washer, pantay na siya. Itong edge ng belt, pantay na siya dito sa bushing natin. And pinapahaba kasi natin yung bushing para maisagad natin to. Pero kailangan natin i-factor to. Itong drive piece kasi natin, meron siyang built-in washer. So nasa 0.5mm yung built-in washer nito. Factor natin yun. Ayun, magbabawas tayo ng 0.5. Bali, ang ilalagay natin, 1.5mm na joining washer. Na meron siyang konting space pa para pag pinasok natin to, sakto na. Sakto nyo lang yung belt na nakasagad dito para hindi stressed yung belt pag umiikot. Nakaless din yan ng dragging kasi hindi naka-engage dito sa truck drive. Kumbaga naka-rest position siya talaga. Bali 1.5mm yung lalagay nating washer. Dito na natin lagay siguro. Dito na lang. Itong isa pwede sa likod, itong maliit. Ito sa harap ko na ilalagay. Itong maliit, lagay natin dito sa likod, sa loob ng backplate. Ayan. 0.5mm yun. Sumutin. Tapos yung 1mm dito. Ayan, okay pa naman yung kain ng spline. Ayan, sakto pa. Nakaluwa pa yung spline. Ito yung spline. Feeling ko pag 2mm parang alanganin din eh. 2mm ang nilagay. Hindi na gaano papasok sa spline. Ito, pasok pa. May nakalabas pa na spline. So safe pa yan. Tapos instead na itong stock washer ang ilalagay natin. Ito yung stock washer na ADB na 4mm. Lagyan yung nilagay natin kasi hindi na pasok lahat ng thread na itong nut. Yan o. Nakaluwa na siya. Papunta natin ngayon to ng mas manipis. Ito nga yung papalit natin. 2mm na pang bit to. Yung 12mm. Sakto din yung size niyan. Magkasukat yan. Kaya hindi niya maihipit yung spline. May space pa siya. Ayan, stock washer ni bit ng drive base. Ayan, pasok na yung nut natin. Lahat ng thread pasok. May sobra pa. Yan ang magiging set natin ngayon. Para safe yung nut natin, hindi makakalas. Kahit naka-washer tayo na 1.5mm. Pita natin ng konti, tapos self-pack natin yung cover para ma-check natin kung sasayad yung drive base kasi inupod na nga natin dito eh. Nung sinusukat ko kasi kanina, parang pag 2mm, parang alanganin. Parang baka sa sumabit na yung drive base dito sa cover para sumayad. Ito, check natin. Kung sayad yung 1.5. Kinabit ko lang muna yung mga ilang bolts. Tapos tingnan natin kung may sayad. Pakinggan nyo lang sa sayad siya. Pwede nyo rin silipin. Wala naman siyang sayad. Safe. Siguro pag 2mm baka sumayad na.
Maliit na lang yung gap niya dito eh. So yung pinakamataas na part ng drive base, yan dito. 1mm yung gap niya. Ito, 1mm. Nakakapa ako na na masikip na eh. Meron pa tayong 1mm na gap sa pagitan ng fins ng drive base, saka yung cover ng CVT. Ayan ah, wala siyang sayad. Inikot-ikot natin kanina. Anumang sign na sumayad yung fins ng drive base. Check naman natin yung magiging angat ng bola ngayon. Kapag nilagyan natin ng 1.5mm na washer, parang pinahaba natin yung bushing. 1.5mm. Simbola nilagyan ko nito para makita natin kung saan naangat. Kung safe pa ba. Posible kasi na pag nasobra ka sa washer, baka naman lumawa yung ano, bola. Pasagay natin dito. Sasagad natin yan dun. Itong built-in washer na to, medyo papasok to sa pulley. Ayan, pasok na siya sa pulley. Ayan yung fully open ng pulley natin. Yung poste niya, ayan, safe pa. Safe pa siya, pantay pa siya dun sa poste. Yung ano ng backplate. Ayan. Tapos yung bola. Ayan, ganyan siya kaangat. Ang safe pa naman, hindi pa naman mukhang luluwa. Ayan. Tapos yung edge ng backplate natin, hasa yan. Rounded kaya hindi siya magkakanto. Kaya yung ball natin hindi nagkakanto. Kahit mataas yung angat niya. Yan yung maximum na angat ng bola natin ngayon. Yan. Safe na safe. Yan na. Siya luluwa. Abit natin yung pulley. Yan. Ito yung 0.5 dito kalalagay sa loob. Ang backplate. Tapos yung TDC mark. Ito. Yung tuldok dito sa pulley. Ayan, tuldok na yan. Ayan, tatapad natin sa tuldok nito. Sa gunyal. Maganda, guhitan nyo. Ayan. Saan may guhit. Tuldok dito. Tapat natin. Ayan. Tapos yung belt. Yung washer natin na 1mm. Ang sakto lang yung sukat nyan dyan. Sukat na sukat. Drive base alin man dito, tapat sa tuldok ng sa ganyan. Ang labas pa yung spline. So, hindi yan matatanggal. Tapos imbis na itong stock washer ni ADB, palitan natin ang stock washer ni Bit. 2mm, ito 4mm. Nut. Natin ng konti para hindi mawala sa align yung TDC. Tamang pagkabit lang yun ng pulley para sa weight distribution. Less vibration sa CVT para balanced. Torque drive, pasok natin. Tigayin lang natin. 1-2 center spring yung nakakabit. Stock latch. Tigayin natin. Pakanan ng piga kasi pag ganun ang galaw ng torque drive. Yung female. Pakanan ng ikot. Watch bell. Washer. Nut. White tool. Extension para alang sa lupa. 59 Newton meters. Oop. Clutch bell remover, ito. Para siyang goma eh, kaya mas maganda to. Kesa white tool. Na pwedeng demoplace dito, madadamage to. Clutch bell holder yata ang tawag dyan. 49 Newton meters. Okay. Start natin yung motor, tapos tingnan natin yung belt kung angat na dito.
dating position yung belt. Yung ganyang pagpag na belt, sakto lang siya, hindi sa sobra. Pero kung bawa, tingin nyo, medyo pagpag para sa inyo. Pwede mga magbawas ng washer. Depende na sa preference nyo. Factor din minsan, pag manipis na yung belt, kaya mas napagpag siya. Isang bira pa, para sure. Hindi naman siya sobrang pagpag. Ano? Medyo may tension pa rin. Sakto lang. Mas maganda nga, hindi stress yung belt eh. Masangat na yung belt nyo ngayon dito, torque drive. Ang ganyan lang talaga yung kayang isara ng torque drive natin. Nanyan na yung pinakamataas na position niya. Kapag walang washer yan, nakalubog to eh. Nakalubog yung belt dyan. Kabit ko yung cover, tapos start ulit natin para makita natin kung may sayad na. Kung sasayad yung fins dito. 7 Newton meters. Kasi mararinig mo yan. Mga ganon. Kaya wala. So, gamitin ko muna to para maramdaman ko yung difference niya na nagbago. Kanya kasi sa tuning ng CVT, dapat isa-isa lang na variable para hindi ka maligaw. Naikaday kami. Sama ko si OBR ngayon. Test natin tong kinabit natin na tuning washer. Para yung arangkada oh. Para mas lumakas yung bonot niya ngayon. Kaya mas mataas na yung belt sa torque drive. Nasa pinaka lowest speed ratio tayo. Malakas ang bonot. Mas ng hangin dito oh. Ito mahirap mag top speed. Lakas ang hangin lagi. Maganda siguro ito matesting namin sa Sagada pagka nagsagada kami ni Obi. Mas ng hangin oh. Talaga, matetesting natin yung lakas ng hatak niya sa mga aunan. Hindi natin matetesting ngayon dito eh. Cruising lang. Ayan na, 110 cruising. Sobeng swabe pa rin sa makina. Ito rin gusto ko kay ADB eh. Kahit sobrang lakas ng hangin, stable pa rin siya. Kahit mabilis takbo mo. Mabigat kasi si ADB. Bino. Para kasi ang lakas ng hangin eh. Di ba nung stock springs? Pag malakas sa hangin, parang 105. Ito nakaka 110 kahit malakas sa hangin. Kahit sa lubong. Doon, napansin ko malakas pa rin siya kahit sobrang lakas ng hangin na sa lubong. Siguro dahil din sa center spring natin. Kailin ko yun talaga yun eh. Mas may laban siya sa wind drag. Yung center spring pagka dumudulo na. Baga mas may puwersa pa siya. Unlike kapag stock springs, pag once nasagad na yon, tatalo ka na ng hangin. Masyado kasi mabilis talaga mag-shift. Although mabilis ang arangkada talaga ng stock springs. Pero ito, kinuha lang natin yung balance na arangkada. Sakto lang. Saktong arangkada, malakas pa rin sa overtake. Sa pang-overtake, yung pang-mid natin. I-power siya sa mid. Tapos, yung dulo niya, malakas pa rin yung dulo. Balance lang. Yan pala ang tuning washer. Magdedepende talaga yan sa condition ng belt nyo. Tapos syempre sa pulley na ilalagay nyo. Kasi magkakaiba ng degree yan. Yung mga aftermarket or yung mga kalkal. Meron 13.5, 13.8. Kung halimbawa 13.5 yung nakalagay na pulley dito. Siguro mga 1mm lang. Sagad na yung belt nito eh. Ito kasi sa atin 13.8.
Kaya kailangan natin na mas maraming washer or 1.5mm yung nilagay natin para makuha natin yung lowest speed ratio nga. Tapos yung mga factors to consider, yung pinakita ko kanina, check nyo lang maigi yung poste sa backplate kung safe pa ba, depende sa dami ng washer na nilalagay nyo, yung bola kung luluwa ba. Ayun po yung pinaka-importante, yung backplate tasain, i-round nyo yung edge na ganun yung talas kasi magkakanto talaga yun pagka ganun. Tapos yung gap nya dun sa kapag nilagay na yung cover, yun yung mga factors to consider pag nag-washer kayo sa aftermarket pulley or kalkal na pulley pag gusto nyo i-set yung lowest speed ratio nga para sa pinakamalakas na hatak. Parang sa ano yan eh, sa sprocket, parang naglaki na ang sprocket sa likod, so mas malakas ang hatak talaga nun. Ganda nga niyang bumuhat ngayon, bas ko si OBR. Kagabi, tinesting din namin to, nag-jogging kami kagabi. Mas malakas yung feeling ko ngayon. So ngayon, parang fina-fine tune ko na lang siya kasi kuha ko na yung gusto kong bola. Yeah, so springs naman ako at saka sa tuning washer para ma-fine tune ko na. Kaya din binrake in ko muna yung belt para lapat na siya dun sa surface ng pulley natin. Kasi iba yung degree niyan eh. 13.8 yung stock natin na pulley, 14 degrees. Kaya kailangan matabas pa yon bago mo maiset talaga yung belt position na tama. Yeah, ngayon okay na to sa akin. Sakto na yung position ng belt na. Sagad na sagad. Nagturo pala sa akin yan ng pagkuha ng lowest speed ratio si Jason din. Jason nagturo sa akin yan dati. Para daw makuha ko yung magandang takbo. Sa start pa lang, maganda na yung bigay. Kasi nga sagad na sagad eh. Kumbaga premierang-premiera ka talaga. Unlike sa stock, kung mapapansin nyo, pagka stock pulley din, para ka nakasigunda na. Ganun yung, kaya medyo mahina yung ano nyan. Buhat. Yung pansin nyo sa mga ahunan. Akita ko, nabibitin ako eh sa pag-ahunan ni ADV. Nahihinaan ako sa kanya. Ngayon, malalaman natin pag nag-ahunan ulit kami. Itong bagong set na natin ang itetest natin doon kung nag-improve ba siya. Game. Same lang, 118. With OBR 120 lakas, powerful no. Ito pa rin yung set natin ng spring tsaka washer. Ba't tayo magle left turn? Ah, dun sa Petron. Oo, pagas tayo. Yan, na-try na natin yung top speed with OBR. Doon, patag dun sa pinag-top speed ako na yon. Flat yun. Walang headwind kaya nakadulo na angkas ko si OBR. So sa Sabado, paparim up ako kay Marco. Uwi kasi siya ng Angeles. Parang up natin sa ADV.
Wednesday ngayon eh, so ilang araw na lang. Tapos after ma-remap, i-try natin sa Pangasinan para doon natin kunin yung top speed na solo lang ako. Yaan lipiga ulit natin si ADV. Dito ako ngayon kay Lamarco, ay mapapa-remap na tayo ng stock easy yung ADV. Yung si ADV. Na test ride na ni Marco yon kanina, pinakaramdaman na niya pa. Ngayon, inaalam niya yung mga adjustments na gagawin niya sa mapping na si Marco. Bro! What's up? Mahihayin ako sa camera eh. So, tignan mo natin yung ano, stock mapping ni Click 160. Ay, ni ADV 160 pala. Mm-hmm. Yung stock mapping. Ayan, stock mapping yan. So, kada motor, hindi porket ito yung nakikita mo number, pwede mag-iba yan. Kasi depende rin sa pagkaka-read ng ano, binary nung ano, ECU, yung mga chips niya. Dito sa ignition time, medyo halos similar, pero sa fuel, magtataka ka, magkakaiba yan. So, yung copy-paste na sinasabi is mahirapan. Kunyari, copy mo yung mapping sa iba. Kunyari, maganda yung pagkakataon mo dito, copyin ko yung ECU mo, hindi ganun. Hindi obra. O, pwede siguro sa same ECU, pwede pa. Eh, paano ko yung iba yung tono ng makina din? Paano? Kailala mo yung adjust yun. Oo nga. So, tapos yung sinasabi ng iba, hula-hula, pag walang white band. May white band ako. Meron. White band sensor. Ang tanong, kailangan ba ito? Hindi ko na nasabihin. Diba, kanya-kanya na lang. Kanya-kanya discarte. Ano na lang. Basta importante, okay yung cost niya. Satisfied. Yan, marami rin akong ano, mapping na ginawa. So, sasabihin nyo copy-paste, hindi. Sarili yan. Sariling kahit kargado, kaya ko rin i-map. Wala pa nga white band eh, yung ibang ginagawa ko. Yung sinasabi siguro, hula-hula, siyempre. Eh, dati naman, di ba, nag-start naman sa street tuning. Oo, dito. Kumbaga, trial and error. Siyempre, trial and error. Para namang, ano, para ko naman niloloko yung sarili ko, sasabihin kong hindi kailangan. Ba, hindi mas maganda yung ano eh, di ba? May dyno. Siyempre ako, may dyno eh. Mahal naman, siyempre ako. Hindi naman full-time mechanic. Pwede naman ako mechanic, tama. Side hobby. Oo, side hobby lang. Kaya ka yung offer ko ng ano, price. Diba, hindi ko naman pwede tapat doon sa may dyno eh. Diba, para naman nag-alokohan na rin yun. Pero kumbaga, kailangan satisfied yung customer. Oo, totoo. Ano yun, nag-remark ka lang ng walang ano. Kaya yun, hindi naman ako napunta lang bigla dito, siyempre alam mo rin dapat yung makina, paano nag-work, CVT. Kailan pinagkaral? Kaya scooter, CVT. Iba kasi gustong-gusto nakataas yung limiter dahil yun daw yung pumipili sa taas yung limiter. Siyempre, CVT mo yung bro. Hindi ako sabog ang makina. Kaya taas natin yung CVT, nasabihin na natin yung compromise natin safety. Hindi pa rin automatic, makukuha mo yung pinakamagandang top speed. Totoo. Mali ba nalang kung center stand mapapakita? Oo, oh, yun talaga. Or downhill, di ba? Mahabot talaga yun. So, sa mga magpapirama sa akin, hindi ako ganun. Huwag nyo nang isipin, nagtataas ako ng limiter. Ngayon, pwede naman, kung gusto nyo. Kumbaga, ano na lang, di ba? Kumbaga, special request. Pero, kumbaga yung risk, hindi ko naman masasabot no, yun. Kasi yun lang. May mga risk na yan eh. Paano kung maputulang ka ng belt? Makatodo ka ng piga. Hindi natin alam pwede mangyari sa makina. Oo, delikado na. Ngayon, magkakaiba eh. Yung, kung nakikita nyo yung mga video na nag-center stand, maririnig nyo naman yung iyak ng makina kapag nandun na sa 10,000 RPM. So, magkakaiba yan. So, minsan sa beat, masama na yung tunog. Sa click, pwede pa. Kaya pa sa ADB. Siguro dahil sa mga peso nila, mas malaki yung tolerance ng ano, RPM na kaya i-handle ng makina. Ay, kung face the risk ba, kung ba gusto nyo ganun, pwede naman, matakas. Request nyo lang sa akin. Kasi pero, hindi naman na maaabot talaga yan eh. Yun nga, di ba sabi sa'yo, paano mo, hindi mo naman naaabot eh. Oo. Maabot ka yan, di ba? Okay, kaya ng makina mo. Pero, sa ano kasi, sa manual na motor, maganda kasi yun, di ba? Na tatas yung sasagad nyo yung limiter. Red line. Dito ang scooter, hindi pwede yung kailangan, pag andar mo, kailangan makuha mo na yung optimal na ano. RPM. Kahit doon sa ano, CVT kasi sa sakyan, kung makapansin mo yung pag pinaga mo, nag-i-stay siya sa isang RPM. Ganun yun. Doon mo nakukuha yung ano yung optimal na ano, power. Ngayon, meron siyang paddle shift. Pag nilaro mo yung paddle shift, hindi mo makuha yung top speed na mas maganda. Mas makuha mo pa doon sa automatic. So, ganun yung sa CVT. Ngayon, sa manual transmission, ibang usapan. Pero basically bro, ano yung magiging improvements ng motor? Oo, sa remap.
sa yung responsiveness kasi ini-improve natin yung kunyari kino-correct natin fuel sa mga nag-open pipe. Doon talaga ramdam mo doon yung ano difference, 'di ba, sa fuel pipe. Oo. Ngayon sa ignition timing, meron tayong binabago para maging mas linear. Yung na sasabihin kasi makukuha na nung joke lang, alam niyo na rin 'yun. Ngayon, nasa actual na lang kung sinong ano. Ba, bahala ni customer. Diba? Sinasabi mo, choose wisely. Kasi iba, ang pang-remap nila, hindi naman doon sa kusiraan, ang pang-remap nila is nasa diagnostic tool. And naka-preset yun yung mga siguro copy-paste na sinasabi niyo ba, pero hindi ko alam. Naka-preset. Eh, usually, ang ano lang nun, taas limit. Eh. Puro taas. Hindi maganda yung puro taas. Tapos, bukod pa doon, syempre, hindi naman lahat pwede. So, ano, kunya, pares kayong click, pares yung set, pares ng lahat. Iba rin ang ano eh, response eh. Tapos iba pa yung timbang ng ano. Yung talaga yun sa response ng makina, ano. Kaya dapat malakas pakiramdam ng tuner. Kailangan yung sinasabi ng iba na CVT lang magdadala. Talaga CVT naman magdadala, yun yung transmission eh. Diba? Hindi mo naman pwede sabihin walang galaw sa CVT, tapos remap lang, tapos magta-top speed ng sobrang taas. Hindi naman magic yung remap eh. Maski nga kargado eh. Kargahan mo yung makina, walang galaw sa CVT. Yung top speed mo, yung pa rin. Mabilis lang makuha. Pwedeng ganun ha. Pwedeng masama pa nga eh. So, ayun. Timpla rin. Kaya importante yung tuning. So, yung mga, yan. Mga binabayad niyo sa mekaniko. Yung tipe rin mga mekaniko. Mahirap kasi. Kumbaga, knowledge nila yun eh. The more na cheap yung binabayad nyo, eh, yun yung mangyayari sa motor nila. Pero hindi naman siya consistent, diba? Meron naman talaga na mura rin maningin. Pero kung talaga experience yung motor, experience yung mechanic, syempre huwag mo asahan na, ano, na ang ganun yung ibabayad mo, diba? Get what you pay for, no? Yun yung number one, syempre. Pero hindi naman ibig sabihin na nagbayad ka ng mahal, maganda na. Depende rin. Kaya tignan nyo rin yung mga feedback. Yung feedback talaga magdadala. Oo. Pero pag stock CVT, pwede naman na. May stock pure pipe. Stock. Oh. No, marami na akong na-remap na pure stock. Kasi meron namang rider na hindi naman mahilig sa top speed. Oh, or hindi naman magagamit yung top speed. Diba? Sila nila arangkada. Marami na akong na-remap pure stock. So may binabago lang tayo sa ano ng onte sa timing and fuel. Kaya dapat talaga tinetest ride, no? Oo. Tinetest ride niya kanina eh. Si DB, pinaparamdaman niya. Kasi hindi ko, kuba, hindi naman malakas pa yung pakiramdam ko rin. Siyempre, at least alam mo yung ginawa mo, may improvement, di ba? Para, para din may baseline ka, sa takbo. Yung mga importante dyan sa, sa ECU tuning. So, katulad nung kaya, no, kaya iyan, all stock, di ba? Yung, ano, yung pipe, engine, CVT lang. So, yung tanong na iba, di ba, pag nagpalit ka daw ng CVT, remap ba ulit? Dapat hindi na. Hindi doon magde-depende yung map. Kasi di ba, yung CVT may wear enter. Oo, totoo. So, mayat maya yan, nag-iiba yung, kumbaga, in a way, nag-iiba yung tuning, lalo pag lumipis na yung mga spring, lumipis na yung bell, yung bola, yung spring lumata, di ba, nag-iiba. Kundi pwede, mayat maya, nagpaparemap. At dati naman walang remap, yun yung sinasabi ko. Tapos, yung sa mga nag-open pipe, ba't kailangan pa daw i-remap? Dati naman walang ganyan. Eh, kasi sa carb, di ba? Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin sa ECU. Ngayon, tsaka yung mga ECU natin, na-tune talaga sa ano, kumbaga, optimal. Iba nga tinatawag na lean best. Kumbaga, tipid pero ano, safe pa rin na may makin. Pero hindi siya rich. Iba, gusto mo, nagbabrown yung SP. Yung spark lang na alamag brown. Hindi dapat ganun lagi. Minsan, ano yan, gray. Huwag lang yung puting-puti. Kung curious kayo dun sa puting-puti, pwede ko kayo senda ng picture sa inyo lang. So, hindi ibig sabihin ng puti, lean na talaga siya. Ngayon, hindi rin na maganda kasi yung stock makina mo tapos ano, magbabrown. Tingnan natin kung sumo ng gas mo. Ano mangyayari? Malakas sa gas. So, na. Yung remap natin kasi as much as possible, hindi makakompromise masyado yung ano, fuel efficiency. Ayoko rin kasi ng ganun na onting, kumbaga may difference na sa power talaga na ano. Pero kumbaga, ibabalik mo rin sa akin. Boss, masyado malakas. Malakas sa gas. Kailangan yung ano, parang walang nangyari pero mas responsive. Okay. So far, lahat naman ng customer ko, karamihan ganun. Or wala namang bumalik sa akin kasi pag sinabing malakas sa gas, sabi ko, balik ka sa akin, tignan ko yan. Hindi naman tayo hindi pong ano, hindi, ganyan lang talaga yan. Parang yung kanina, meron siyang napapansin na iba. Sige, tignan natin, test ko.
tingnan natin spark plug mo. Mm. Matagal na 'yon, parang halos 1 year ago na 'yon. Pero kumbaga cater natin 'yung ano. Wag lang 'yung meron kasi iba 'yung tipong boss, di ko na maramdaman 'yung remap mo. Yung pala naka-base sa top speed. Eh sinasabi ko, boss, sige, kung gusto mo, boss, tingnan natin, sabi ko. Pag sa CVT tuning 'yan, alam mo naman 'yan. Iba na. Kasi sinasabi ko naman kasi lahat lumalata, 'di ba? Lalo 'yung top speed, onting ayo alam mo totoong 'di ba? Pag nilipisan na, nako. Belt ang pinakamalaking factor, no. Belt pag nilipis na wala 'yung top speed talaga. Lumala, minsan lumalakas sa tangkada, minsan wala. Yun 'yung sinasabi ko. Iba naman, kino-compare sa ibang remap yung remap ko, yung center stand, top speed. Tapos nagli-limit yung sa kanya sa 120, yung sa iba daw, tumutuloy pa. Eh, yun nga sabi ko, hindi naman ako nagtataas na limit. Kaya sa CVT mo talaga upunin yan. Totoo. Ganun yung diskarte. Hindi naman pwedeng ano, di ba? Taas lang ng taas na limit. Tapos sa center stand, masaya ka na nun. Hindi pwede. Siyempre, actual. Kaya iba yung mga, actual. Kaya nga nagpa-pairap sa yun. Kaya nagpa-top speed yung mga ano yun. Kailangan talagang testingin para makita mo kung maganda talaga ito makbo. Yung top speed naman, depende. Depende sa lugar. Yan, oo, depende sa tapos lugar. Tapos yung, di ba, yung wind, yung road condition, oo, yung hangin. Pasalubong talaga. Yan talaga factor eh. Yung sasabihin mo all stop, yung sa kanya ganito, nag-top speed ng ganito, all stop. Yung sa kanya may pang-gilid. Eh, magkakaiba naman kasi yan. Pero yun din naman yung tipong katulad nung magparemap sa atin bago ka dumating. Hirap daw siya mag-90. So, tingnan natin lahat. Motor niya malaki, mabigat yung gulong. Siyempre, rider medyo mabigat rin. Pero dahil may alam tayo sa memo sa motor na yun, alam natin na dapat kaya kakayanin yung mga kakayanin. Kaya yung tumakbo. Sabi niya, 90 lang, hirap na. So, dapat kahit at least 100. Kaya yun, kasi yung dabit na nakaka 100 stock. Oh, kaya stock yun. Na CBT, siyempre. Yung old stock, pwede naman. Depende sa daan, di ba? Hindi naman po. Mayari, pagtabihin mo yung dalawa, sigurado may iwan yun siya. So, hindi porke old stock, yun, pag mamalaki mong ganun. Kung nasa user naman, wala nang pakilamanan, di ba? Kung gusto mo talaga makita yung difference, punta ka na lang, maghanap ka ng drag racing na all stock, di ba? Yun lang yun. All stock drag race. Tsaka dun sa drag race, importante yung timbang. Hindi naman si Raul yung kalaban na lalaban na mabigat yung ano. Kunyari ako na si Ian, magdadrag race yung pares mo to. Hindi, alam mo na mangyayari dun. So, ganun rin yun sa top speed. Kaya yung sa atin, hindi tayo nag-claim ng increase top speed. Kasi maraming pwedeng ano eh. Daming factors. Oo, maraming factors. So, pero marami naman tayong video kung gusto nyo makita. Hindi naman kailangan lagi pinopost yun. Pero maganda rin makita nyo para ano. Simula pa naman ng una eh, di ba? Yung sa gas. Pag remap sa akin, minimum. 95 octane. Para sure. Kasi kung makapansin nyo yung mga gasoline station, may minsan nakalagay dyan. Parang minimum yata nakalagay. Diba yung Blaze sabi niya 100 octane. Blaze 100 octane. Pero kung pupunta mo yung gasoline station may nakalagay, minimum 97 octane nakalagay. Or hindi lahat, may nababasa ako mga ganun. So yun, dun pa naman sabi ko, sige mag-gas ako ng 91, 93. Sure ka ba na yun yung minimum? Name na lang diba? Talaga. Tsaka sa manual titignan mo. Kunyari yung click 125, 88 or higher. Hindi naman sinabing 88 only or don't go above 88, diba? Tapos naman sa presyo ngayon ng mga gas naman ngayon, hindi naman na nakakalay yung premium. Sentimo lang. Hindi ka dati malayo talaga yung tinatawag na premium tsaka ordinary. Pero pare-pares naman unleaded. Kung tatanoy mo, pwede kong pagalurin? Pwede naman. Okay. Kasi hindi naman every station sure ka ba na pare-pares ka natin yan, di ba? May kakaiba din ang octane. Pero wala namang ano, kumbaga, tested na rin naman yung paghahalo ng gasoline. Wala nang yung problem. Doon sa mga nire-remap ko, sinasabi ko, pwede silang maghahalo ng 97. Paminsan-minsan. 97, 95 na. Pero doon sa ano, minimum 95. Pag nag-remap na, minimum 95 octane dapat. Ngayon nga, kung stock na, siya suggest ko rin eh, mas maganda yung at least 95. Kumbaga na yung money. Kumbaga yung saktong presyo, saktong quality ng gas. Tapos yun, pili na lang kayo kung anong gasoline station na gusto nyo. Pero ako, may sabihin ako. Hindi ko, siyempre, hindi ko pwede sabihin yung ayaw ko. Yung ayaw akong gasoline station talaga nakilala sa pugat. Baka may yun lang pala yung pugat issue mo yun. Depende sa gas station. May na-encounter na kami mga tropa ganun. Gas station lang pala. Pero yung mga pugat pala sa mga beat, may nagsabi kasi remap daw yung solusyon.
Eh ako nagre-remap ako. Sinasabi ko, hindi yung solution. Hindi. Hindi. All stock makina mo, di ba? Sabihin natin yung pati pipe mo, all stock. CBT lang. Or, yung all stock, nagpugap. Maraming ganun. Nagpugap. Kung sasabihin mo remap yung solution, hindi yun yung tamang solution. Kasi sabihin natin, wala pang remap, di ba? Oo, paano? Dapat papalitan yung ECU, di ba? Ibig sabihin, may nagsabi, papalitan ECU, babalik rin after ano. Pag remap, hindi. Diba, you don't pa lang eh. Magtataka ka na gusto ganun sa loob. So, hindi pwedeng ganun. Kailangan, kung ano yung sira, yun yung aayusin. Yun ang hahanapin. Yung remap, kaya pag may nagtatanong sa akin, tinatanong ko muna kung ano bang problema ng motor or ano bang gusto mong ma-achieve sa pag-remap. Diba? Kasi marami ang nag-PM sa akin ganun. Boss, kasi ano yung pugap, nagpupugap na. Ano bang set ganun? Stock lahat. Nako, boss, hindi remap solution dyan. Hindi remap solution. May mga yun, sasabihin ko na, yung karamihan ng pugat, nasa ano lang yan, nasa socket lang yan, nasa wiring. Ngayon kung may mga palitin, spark plug, lahat yan eh. Daming factors. Daming factors. Kailangan talaga i-troubleshoot. Kailangan actual, hindi pwedeng FB. Nakikita mo, ikaw ba susundin mo lahat? Spark plug, wiring, kung sige, sundin mo lahat, okay, but sana ang gano'n eh. Malamang tatama rin ka rin sundin, diba? So, pacheck mo na lang, marami naman ng kaya gumawa. Pero kung yung sasabihin sa'yo is remap ang solusyon. Hindi. Sa akin na, siyempre, may kanya-kanya opinion, pero sa akin hindi. Kahit nagre-remap ako, hindi yung remap ang solusyon. Yun na. Ano na? May tanong ko tayo? Sige. Open. Wag lang dito. Pakita na lang natin yung ano, yung process mamaya. Yan, yung diaphort nandito sa upuan. Yung mga nagda-diagnostic, dito rin ginakabit. So, dito tayo magre-repeat mo. X-pin. Euro 6 daw. Ito, so, via Bluetooth, naka-connect sa... pwedeng phone, pwedeng sa laptop. Ayoko nang ano eh. Ayoko nang diretso sa laptop, mas maganda dito. Mas mabilis mag-load. Less, ano, less chance na makurap. Based on experience. Mas stable yung connection. Iloload lang ni Marco yung mapping na ginawa niya. Yung mga adjustments yun. Based sa naging testing niya. Kumbaga yung mapping, ginawa natin doon siyempre. Sa laptop, hindi siya pwede just sa cellphone. Unlike nung mga, di ba, talagang pwede ka mag-program doon. Doon ginawa yung mapping sa laptop. Tapos dito, sinave. Ano, kumbaga, gusto kong way ng transfer sa cellphone. Ayan, okay na, nai-load na yung mapping. Test ride naman ni Marco ngayon. Kung may adjustments, siya na bahala doon. Pero kaya, straight tune muna niya. Ang ganda na yung alis. Ayan, para malaman niya kung may kailangan pang i-adjust. Babat. Nag-129 tayo. Sa patag. Sakto, pagas tayo. Hanapin natin itong shell dito. One bar na lang eh. Ayos, nag-improve siya, 129. Yan, medyo nag-slipstream ako dun sa 4 wheels na mabilis para mamimik natin yung walang headwind na takbo. Medyo may kalakasan kasi yung hangin. Kumbaga, salubong siya. Pero okay, nakuha natin 129. So, goods tayo dun. Nag-improve yung takbo nung mga pinagagawa natin. Ano bro, 395 octane. Yan, full charge na ulit sa ADB. Hindi na tayo magta-top speed, nag-cruising-cruising na lang tayo kasi nakuha na natin yung
pinakamabilis niya 129. Lakas, no? Solid. Yeah, medyo nakachamba tayo kasi merong mabilis na sasakyan, kaya sinundan ko. Pagka ganun kasi maharangan niya yung hangin eh. Siya yung magbe-breakdown ng hangin para sa iyo, kaya hindi ka mapipigilan ng hangin. Tawag nila doon slipstream, ganun sa MotoGP, mga ginagawa ng mga karerista. Bago sila umovertake, tatapatan nila para makaka-overtake sila. Mas mabilis yung speed nila pag gaganunin. Slipstream. Pero yun, napaka-solid ng remap ni Marco. Ramdam na ramdam ko yung difference sa acceleration niya. Throttle response, napakalakas. Nag-iba talaga siya, as in. Tapos mas pronounced yung pagbabago kung halimbawa naka-pipe kayo. Tapos hindi pa kayo naka-remap ng stock ECU. Mas ramdam nyo yun. So, promise. Kasi kayo Honda Bitco tsaka kayo Honda Click, naka-remap yun eh. Si Marco din ang gumawa nun. Kaya alam po yung difference ng takbo nung before ma-remap tsaka after ma-remap. So hanggang ngayon, okay pa yung remap nung kay Bitco tsaka kay Click. Naka-pipe nga yun, dalawa na yun. Sa kapanggili din. Yung mga ginawa naman natin kay ADB na fine-tuning, yan, okay na ako sa takbo niya ngayon. Nakuha ko na yung sakto lang yung arangkada niya, malakas yung mid niya, tapos malakas yung dulo niya. Yan, kumbaga balance lang. Balance yung tatlo, hindi na siya nahihirapan dumulo ngayon. Nakita nyo naman, naka 129 tayo. Okay na ako doon, hindi ko na hahangarin yung 130s. Siguro pagka naisip ako mag-pipe, pero malamang hindi na ako magpa-pipe eh. Okay na ako sa 129 na top speed nito. At least ngayon alam natin na kaya niyang tumakbo ng ganong kabilis na CVT lang ang ginalaw natin. Tapos yung stock ECU remap para sa magandang acceleration lalo. Mas magaan tumakbo. Yan, factor din yun. Yung 130 siguro makukuha ko yun kung halimbawa solo lang ako tapos naka-timing ako na wala talagang headwind. Hindi salubong ang hangin. So, makuha natin yung top speed na 130, malamang yun. O, rabawa nga, mag-pipe tayo, pero ayoko na mag-pipe kay ADB. Okay na ako sa takbo niya ngayon. Yan, napaka-solid na ang takbo na ADB ngayon. Solved na ako dito. Ito, patag to, itong Pulilan Bypass. Pantay na pantay ang kalsada rito, walang downhill dito. Dito lagi nagta-top speed si Ossie Rider. Lagi siya napapanood dati eh. Kasama mga tinotono niya, Aerox at Edmax. Actually, matagal na ako nagta-top speed dito dati pa nung kay Beat pa tsaka kay Click. Nagta-try na rin ako dito mag-top speed. Noon nga, maganda-ganda pa yung kalsada rito. Hindi pa ganong sobrang daming lubak ngayon. Medyo may mga repairs eh. Siguro na sisira na ng mga truck. Marami kasi din truck dito na nadaan. Ito, may gas station nga pala dito. Nakalimutan ko. Pero doon ako nagpagas sa may, sa may Shell. Now, speaking of gas station, dapat ang minimum ni Marco pag nagpa-remap kayo is 95 octane ang ikakarga nyo. Hindi pwedeng mas mababa sa 95 para lang sigurado pure ball sa remap. Kasi iba na yung bigay niya ng gasolina eh. So yun yung requirement niya, 95 octane. Ayun, kung tatanong nyo kung pwede stock 5, stock CVT, pwede. Pwede yung iparemap yung kay Marco. Ang maramdaman yung difference doon is yung throttle response. Yung mas maganda yung response. Ngayon, yung kahapon naman na nagpa-remap doon kay Marco, naka-ano siya eh, all stock na Click. Tapos nagpalit siya ng pipe na exhaust pipe ang pinalit niya sa Click niya. Ngayon, nagbabackfire daw, tapos kapag angkas daw niya ang asawa niya, tapos pahon, bumina daw yung hatak niya, sungaw. So, walang back pressure. Ito, magdedepende ito sa pipe. Yan usually yung nangyayari pag nagpipe ka na hindi naka-remap, tapos yung pipe mo ay medyo hindi tugma, hindi na kayang i-adjust ng AFR na tumakbo siya ng maayos, yun yung kailangan mo na siya i-paremap. Yung nagpa-backfire ganun, tapos humina yung back pressure, ibig sabihin nun humina yung hata kasi sobrang laki ng tubo, wala na siyang back pressure na pumipigil para sa malakas na torque. Nung niremap ni Marco, nagawa naman niya ng paraan, na-adjust niya, okay naman daw sabi ng customer na wala na yung backfire, mas gumanda na yung takbo. So yun, pwede nyo namang i-check yung mga feedback sa Facebook ni Marco. Ilalagay ko yung link sa description para makita nyo yung mga feedback talaga ng mga ginawa niya. Kung umukay ba talaga yung takbo ng mga motor nila nung after ma-remap. Pero ako, tested ko na nga yung remap ni Marco kay Honda Beat pa lang tsaka kay Honda Click. Hanggang ngayon, yun pa rin yung mapping nun. Okay na okay. So successful na yung tuning natin sa CVT natin. Wala na akong gagalawin dito ngayon. Solve na ako. Ngayon, kapag may wear and tear na, halimbawa, lumata na yung spring ko, tapos yung belt ko out of spec na, numipis na,
definitely mawawalan ka ng dulo niyan, wariin na yung performance ng motor mo. Kaya ganun, magpapalit ka na ng pyesa para bumalik sa dati yung takbo ng motor mo. Yan lang naman yun. Lahat ng pyesa may wear and tear. Ilang ano lang, proper maintenance lang pagkadating sa mga scooter. Lahat talaga ng pyesa is nade-degrade. Naluluma na mini base yan, lumalata. Dito ko natapusin yung vlog, balik na ako dun sa bahay ni Lobia, sa bahay namin dito sa Bulacan. Tagumpay ang ating pagkakalikot kay ADB. Sold, 129. Siguro mapa 130 pa natin to pag ano nga. Nakachempo na, walang headwind.